Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Isalita ng PBA Commissioner Willie Marcial tungkol sa posibleng paglipat na ilang mga PBA players sa B-League. Nagpahayag rin ang pagkadismaya si Kume sa mga players na nagbabalak pumunta doon kahit hindi pa tapos ang kontrata. Umugong kasi ngayon ang balita na di hamak mas maganda pa daw doon kaysa sa liga dito. Umabot din sa opisina ng commissioner na may mga agents mula doon ang pasikretong nagkikipagnegosasyon sa mga players na expired na ang kontrata o malapit nang mag-expired. Kahapon sa interview ni Kume, nagbigay ng babala ito sa mga players na baka mag-try dito sa mga respective teams. Kontrata kasi yan, kaya kailangan gampanan yung commitment. Pero mismo si Kume, alam din na may mga players na ayaw talaga sa PBA. Kung magkagayon man, ito daw ang kailangan gawin. Para sa mga hindi pa expired ang kontrata, dapat siguraduhin ng player na tapusin ang kasunduan sa kontrata. Kung gustong i-renew ng management ang kontrata niya, dapat ipagbigay alam kaagad sa management kung ayaw niya itong ma-renew at sabihin kung ano ba talaga ang totoong rason. Para naman sa mga expired, marapat daw na ipagbigay alam pa rin sa management kung aalis na ba ito ng liga o lilipat na sa B-League. Ang ipinupunto ni Kume ay simple lang, maging tapat sa PBA dahil sapat naman daw ang binabayad ng mga team sa kanila. Sa PBA kasi, hindi kanila basta-basta pinapakawalan. Kung ayaw mo na, hindi ka parang lubid lang na biglang bibitawan. Kapag nalaman ng Mother Ball Club ang desisyon, iaakyat pa yan sa management, tapos pag-uusapan pa yan sa board, saka iaanunsyo yan sa publiko. Alam nyo ba kung ano ang problema dito? Dahil baka sooner, gumawa ng batas ang PBA na bawal tumanggap ng player na umalis ng liga tapos babalik. Depende daw kasi yan sa mother team kung hahawakan pa rin ang rights niya. Bali sinadya ito ng PBA para magdalawang isip yung player's offer. Hanggang ngayon, patuloy ang secret negotiations sa ilang mga PBA player na hindi lang sinasa publiko. Secret nga eh. Pero kung magkano ang tinatanggap ng B-League player? Mahigit kumulang 7.8 million sa ating currency sa loob ng 2019 to 2020 season. Kaya imposible na walang player dyan ang gustong sumunod kay Thirdy Ravenna. Karugtong pa riyan, wala pang balita si Kume kung pumayag na ba si Terrence Romeo or hindi sa offer. Ayon sa mga fans niya, mas maganda daw kung lumabas din si Romeo sa kanyang comfort zone para maipakita ang totoong talento niya sa ibang liga at masubukan ang tinatagong kakayahan. Magandang tapatan din niya ni Romeo at 3D, pero sa ngayon, wala pa namang sagot dyan ng SMB at 100% sigurado ako na hindi pa kakawalan ng management niyan. Sa kabila ng lahat, tahimik pa rin si Romeo. Habang si Calvin at Almasa naman agad nakapagdesisyon na manatili sa PBA, medyo malaki din ang pagkakaiba ng bilig sa ating liga kahit bago pa lang ito na itinatag noong April 1, 2015. Marami ang nahumaling dahil sa setup ng buong league. Ang bilig din ay isang semi-international league dahil ang merger ng liga ay mula sa NBL na ang nag-ooperate ay FIBA-affiliated JBL kaya ang confederation niya ay FIBA Asia. Ang ligang ito ay may tatlong dibisyon at may 48 teams pa. Kinagandahan pa nito ay yung rules nila. Ang mga teams ay may karapatang kumuha ng hanggang tatlong foreign players at hindi pa kasama dyan ang naturalized Japanese citizen. Sa ligang ito, kahit foreigner ka, basta sa Japan ka nag-aral at dito ka lumaki, hindi ka nila ituturing na iba dahil dito hindi malaking issue kung foreigner ka o hindi. Hindi rin uso ang trading of players. Parang MPBL, kung tagasan ka, dyan ka talaga. Compared sa PBA, meron tayong isang import at sagana sa trading. Alam ko na nagdulot sa PBA ng pangamba ang pagkuha ng bilig ng players sa atin, pero hindi nila hawak ang desisyon. Isa pang pinangangambahan ay baka gawing best option ito. Kung nagsawa na sa PBA, may balibalita rin na baka dito kumuha ang bilig ng Asian player para gawing naturalized. Sa palagay nyo, ginagatasan ba ng bilig ang PBA? Paano tatapatan ng PBA ang bilig para hindi masila ang player doon? Base sa survey, ito madalas ang sinasabi nila. Sundin daw ng PBA ang ilan sa mga suggestions or idea ni Tab para hindi mapag-iwanan ng ibang bansa. Pangalawa, huwag panay trade para maging balance ang distribution ng mga players. Pangatlo, huwag daw unfair sa pagpaparusa. Pangapat, dapat daw may proper qualification ng isang coach gaya ng B-League
At ito mismo ang pinupunto ni Coach Tab. Hindi ko naman sinasabi na mahina ang PBA. Dito kasi sa atin, nasi-showcase talaga ang pure talent ng mga Pinoy, which is maganda din. Kaya lang, internationally, laging napag-iiwanan ng Gilas. Hopefully, makachamba din tayo ng mga lethal weapon galing sa Batang Gilas program gaya ni 3D, Kai Soto at iba pa. Para sa mga nanonood ngayon, gusto ko pong malaman mula sa inyo kung ano ang mga suggestions ninyo para mas mapaganda pa ang ating liga. At sa palagay nyo, mas maganda ba talaga ang bilig kumpara sa PBA? I-comment lang kasama ngayong shoutout. Siya nga pala, abangan po ang susunod kong video tungkol sa good news ngayon kay Calvin Abueva kung bakit biglang naisipan itong gawin ng PBA sa kanya. Stay safe and keep watching para sa inyong shoutout and upcoming highlights. Ngayon po'y tatawagin ko naman nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Elizer Paraon, Dennis Tiburcio, Edwin Opec, Farm Boy na nagpapasubscribe po ng kanyang channel, Renton Tarona, Romeo Blanz, El Capitan, Isagani Pulyascas, Leo Lalik, Jebby Jan Risultay from Kuwait, Arvin Benyosa, V. Joynard Arguson, Edly Gomez, Power Gaming, Graceful Mercy from Tokyo, Japan, Raimundo Perez from Hong Kong, Richie Libet, J. Patnon from Mindoro, Alton Makapagong, at kay Brian Castro. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang videong ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Maraming salamat po sa panonood and as always, keep safe po sa lahat.